Habang inihahanda ko ang ingredients sa ating next farm-to-table dish, ninamnam ko muna ang ganda ng Francesca De Banahaw sa isang maikling tour kasama si Ma'am Tina. Kailan po na-establish yung farm niyo? Actually, yung property was bought by my sister noong 2013. Actually, nilinis lang, linis-linis lang kasi wala namang kaming plans to open it. Tapos sabi namin, kasi yung family namin, masyado kaming close. Every time na may special occasion, sama-sama. Yun ang maganda. So yung bahay namin magkakatabi, masikip kami. Tapos sabi ng brother-in-law ko, sige, maglagay ako ng small pavilion. So every time na may birthdays or special gatherings, dyan na lang kami. Hindi na kailangan mag-rent, no? Elsewhere? Dyan na lang kami. Tapos, ayun, naglagay din siya ng rooms para kung mag-stay tayo ng matagal, siyempre, bitin ng isang araw or lunch or dinner para tuloy-tuloy. Hanggang sa nakita ng mga friends, ng mga uy, pwede ba kami dito? Sige, acquaintances lang, we welcome them. Walang bayad. Sa kasalukuyan, ang Francesca De Banahaw ay kanlungan din ng samot-saring mga livestock at nagtataasang mga puno tulad ng nyog. Dahil na parami kami ng mga napitas na buko, katapos ng ating coconut curry, gagawa naman tayo ng isang coconut dessert. For buko sa...